Cristo araw-araw. Sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, ika-25 kabanata, mga talata 31-46, ito ang sukatan kung tayo pupunta sa langit o hindi. Ano? Ang mga dukha ang sentro ng mabuting balita. Ano ba yung Matthew 25:42-45? Sagutin ninyo to. Pag ito'y nasagot ninyo ng totoo, ay pwede na kayong pumasok sa langit. Ano-ano yun? Pinakain mo ba ang nagugutom? Nagbigay ka ba ng inumin sa uuhaw? Ay, hindi ko nagtutuloy. Mamaya na lang kasi meron akong part dito na gusto na i-hold Pope Francis pagdilayan natin. So, ito ang sukatan. Kung anong ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin kay Kristo. At anong hindi natin ginawa sa ating kapwa, hindi natin ginawa kay Kristo. Iugnay natin itong pag-ibig sa mga dukha sa taon na awa. Kahapon, sinimulan sa Roma ang Year of Mercy. At ang sinulat ng Banal na Papa na title ay Misericordiae Vultus, ang ibig sabihin, mukha ng awa. Gusto kong gamitin yung habag. Kasi yung habag, yun ang ginamit sa Bible. Hindi awa ang ginamit niya sa Bible eh. Pahabagin, katulad ng Ama. Mercy. Ano? So, ngayong kahapon, binuksan ang taon ng awa. Ito itatalakayin mamaya ni Father Emin, ano? Year of Mercy. Yan. So, bilang director ng pastoral, gusto kong ipaalala sa inyo na sa ating diocese, may tatlong pintuan ng awa. May pinto ng awa sa katedral doon sa Tagilinan. Merong bubuksang pinto ng awa para sa 1st and 2nd district dito sa Landayan sa Biyernes, alas 6 ng gabi. Para sa 3rd and 4th district, bubuksan ang pinto ng awa sa Pagsamhan, Our Lady of Guadalupe sa Fiesta, December 12, alas 9 ng gabi. So sa ating diocese, magkakaroon ng tatlong pinto ng awa sa taon na ito. So kahapon nagsimula ang taon ng awa, Year of Mercy, matatapos to sa November 20 next year. Okay? So, ano ang binigyan ng pansin ni Pope Francis? Kaugnay ng tema natin sa Year of the Poor. Ito, tingnan ninyo, itutuloy ko yung tanong ko kanina. Pag ito'y nasagot mo, pwede ka lang pumasok sa langit. Una, pinakain mo ba ang mga nagugutom? Baka may kapitbahay ka, nabalitaan mo, namatay sa gutom. Hindi mo alam, namatay sa gutom ang kapitbahay. Be the hungry. Kalawa, nagpainom ka ba sa mga nauuhaw? Hindi lang pagtubig, ha? Baka kapitbahay mo, uhaw na uhaw sa tulong na dapat manggaling sa'yo, hindi mo pinakaitan pa siya. Ikaw ba'y nagbigay ng damit sa mga hubad? Cloth the naked. Ikaw ba'y nagpatuloy sa mga walang tahanan? Ikaw ba'y dumalaw sa mga may sakit? Baka namatay na nga yung kapitbahay mo, tatlong taon nang may sakit, hindi mo alam. No? Dumalaw ka ba sa mga bilang ko? No? Siguro, ilan lang ang dumadalaw dito at nakadalaw na dito sa mga bilang ko. Pag may project, ang inyong parokya na pagdalaw sa mga bilang ko, sama po kayo. Kasi isa yon sa corporal works of mercy. At panghuli, ikaw ba'y nakikipaglibing?
Hindi nyo ba alam na yung pakikipaglibing ay isang napakahalagang gawain ng kaluluwa? Pakipaglibing. To bury the dead. Alam nyo dun sa Amerika, meron sila ng ministry for the dead. At yung ministry na to, tinayo nila yan sa ilan nilang parish. Pag may namamatayan na parokyano nila, kung ang buong lamay ay 5 araw, yung parokya nag-a-assign doon ng tao, mga 10, araw-araw, para tulungan yung pamilya. Maghugas, maglinis, magbigay ng mga merienda, at magdasal. Yun ang ginagawa ng parish nila. Hindi lang yun. Pag nilibing na yung patay, yung dinesign ni Father ang naiiwan sa bahay para maglinis, mag-ayos ng bahay, para pagbalik ng namatayan, malinis na yung bahay nila. Ayon sa kanilang gusto. Yeah? Ang ganda ng ministry na ito. At ito pala isa sa mga corporal works. Bakit corporal? Anong pagkakaiba ng corporal doon sa spiritual? Corporal, kasi may kaugnayan po sa katawan, physical. At gutom, uhaw, ubad, walang tanganan, may sakit, preso, tamat siya. Di ba? May kadaman sa katawan. Ito lang, gusto ni Pope Francis ay ating bigyan ng pansin ngayong Year of Mercy. At lahat ng ito ay makikita natin sa ating kapwa. Sana mabigyan ito ng pansin ng apostolata ng pananamin ngayong year na tayo. Ha? Spiritual and corporal acts of mercy. Ngayon, panghuli, dalawang sa aking pagtatapos, ngayon ay panahon ng Advento. Bumabalik tayo nitong nakaraang dalawang buwan kay Juan Bautista. Mahalaga sa akin si St. John the Baptist sa panahon ng Advento. Kasi sa ating pong bansa, nawawala na itong panahon na ito, yung panahon ng Advento. Kasi September pa lang, Pasko na. Sa inyong bahay, Pasko na, may Christmas tree na, meron exchange gift na yun na, exchange gift na. Na hindi pa naman Pasko, di ba? Excited tayo masyado, samantala ngayon ay Advento. Gusto kong bigyan ng pansin ang Advento sa 4 na salitang to. Kasi sabi ni Juan, pagsisiya ninyong kaligta ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ang paghahari ng Diyos, tinabing balahibo ng kamit yung damit ni Juan, balak ang kanyang pamigkis, ang kanya namang pagkain ay balak at pulot ng yutan. Ganito inihanda ni Juan Bautista ang pagdating ng Diyos. Inihanda niya ito sa panalangin, sa pag-iisa, pagtatahimik, at disyerto. Ganito ba ang ating Advento? Hindi, no? Ang Advento ay panahon ng pagdadasal. Ang Advento pala ay panahon ng pagtatahimik. Kasi sa mga tayo ng pakaingay, di ba? Ito pala ay panahon ng pag-iisa para mapaghandaan po ang tawag ng pagbabago po natin. Okay? Panghuli, bukod kay San Juan the Baptist ay ang Mahal na Birhen. Sana makatulong tayo ng Mahal na Birhen ngayong panahon ng Advento na isilang si Kristo sa atin. Isilang si Kristo sa inyong bahay. Isilang si Kristo sa mga bata. Isilang si Kristo sa inyong parokya. Isilang si Kristo sa inyong samahan. Isilang si Kristo sa inyong pagkaibigan. Ha? Sana tayo maging katulad at kaisa ng Mahal na Birhen na nagsisilang kay Kristo sa iba't ibang yugto at aspeto ng ating buhay. So doon ko tinatapos itong ating pagninilay at sana napagpanibago nito ang inyong pagkatilaga, pagkaunawa sa samahan ng apostolado ng pananamin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po. Palakpakan.